Ako si Elsie Nunieza, isang comsec under ng social ministry ng Antipolo Cathedral. Dating elementary school teacher. Pa almost 35 years na ako nakatira dito sa Antipolo. But originally, I came from Angat, Bulacan. Doon ako lumaki at nakakatuwang isipin na ako ay dating Iglesia ni Cristo after 20 years ng aking life. But sa early age ko, mayroon na encounter ko na ang isang birhen na hindi ko kilala. That was the time na ako ay nagkaroon ng matinding karamdaman na ako ay parang nagdidelirio na sa sobrang nararamdaman. Iniwanan ako ng mother ko that time. Nagpunta sa bukid para kumuha mag-harvest ng mga pananim naming gulay. So, naiwan ako mag-isa sa bahay. Naramdaman ko noon na matinding init na aking katawan na parang umaangat na ako. So, umiiyak ako. That time, pinatawag ko ang nanay. Nanay ako ng nanay. Then, isang babae ang naabanagan ko lumalapit sa akin. May karga siyang bata. Pero alam ko, hindi yun ang nanay ko. Hindi ko siya kilala. But something I smell na hindi ko alam kung ano. And then, that time, so ang ginawa ng babaeng ito paglapit sa akin, hinawakan niya ang aking ulo. Hinimas niya at naghahaming siya. Nakatulog ako. Hindi ko namalayan kung ano na nangyari sa akin. Hanggang na magising ako, magaan ang pakiramdam ko. Parang wala akong sakit. Hinahanap ko ang nanay ko, so nararamdam na ako ng gutom. Hanggang nag-decide ako umanap ng makakain ko kasi parang nanggaling ako sa mahabang paglalakbay. Naabutan ako ng mother ko na kumahanap ng pagkain. Anong ginagawa mo dyan? Pinagalitan pa kasi may sakit ako that time. Hinawakan niya ako, wala ka naman sakit, ano nangyari? So kinuwento ko sa kanya ang nangyari. Kasi alam mo naman ang mga religion na napaniniwala ko sa ganung religion, wala silang belief kay Mama Mary. Pero that time din, hindi ko rin siya kilala. Kasi hindi ako napapasok ng mga simbahan ng Catholic sa kapila lang namin. So, yun ay narating sa isip ko hanggang ako ay lumaki. Mapunta dito sa Pasig. Dito ako natiraon. Ang pagkagaling ko ng Bulacan, napunta ako sa Pasig. Niyaya ako ng friend ko. Pumunta kami ng Baklaran kasi doon ang time na maraming paninda. Hindi ko alam na isang parang hinahatak akong papasok sa isang simbahan. Hindi ko alam po anong simbahan yun. Muntik na akong sumigaw at umiyak. Dahil nakita ko yung babae doon sa plate na may kargang bata. Siya yung babae nakita ko that time nung ako ay mga bandang 11 years old noon. Nung ako ay magkasakit. That was the time naging curious ako. Sino ba itong babae ito na parating nagpaparamdam sa akin? Una akong napunta ng sa ka-research ko, napunta ako ng Project 4. Doon ako nakakilala ng Indonesian nun. Sa kanya, siya nag-introduce sa akin ng katisismo. Doon ako na-convert. Bininyagan ako doon. Kumuha akong kakilala. Maging ninong-ninong ko mga doon, mga lay minister. Siya ang madre at saka yung nag-organ. So, that was the time na naging na-introduce ako kay Mama Mary. Siya yung babae na may kakaibang karisma na parang ako hinahatak niya na kung saan na hindi ko alam kung paano gagawin ko kasi ano ko eh parang that time parang nasa stage pa ako ng pagsasaliksik. Hanggang naakyat kami ng Antipolo, nag-asawa na ako, natira ako sa Antipolo. Dito, nag-attend ako ng misa once a month lang. Dahil malayo ang tinira namin dito sa simbahan. Hanggang siguro kalooban na rin ng mahal na ina na napalapit kami dito sa may simbahan sa may Bonifacio. Dito, araw-araw, nagpupunta ako. Dito ko siya nakilala ang mahal na birhen ng Antipolo na parang nagbigay ng kapanatagan sa kalooban ko. Yung sinesearch ko ng matagal na panahon, parang siya ang nagbibigay sa akin ng katugunan sa mga katanungan ko. Natuto ako magrosaryo hanggang salita niya kabisado ko. At ito inintroduce ko sa mga anak ko hanggang sa sila ay lumaki
lahat sila marunong mag-pray ng rosary. And then, isang malaking himala din ang binigay sa akin ng mahal na Birhen ng Antipolo. Dahil na time, ako ay masakitin. Lagi akong inaatake ng sikmura. From midnight up to the umaga na, hindi ako nakakatulog. Pag ako'y pupunta ng simbahan ng Antipolo, dumadaan muna ako ng Adoration Chapel. One time, that was my birthday. Paglabas ko ng Adoration Chapel, isang batang lalaki ang sumalubong sa akin na parang nagbabantay siya dyan sa labas. Sabi niya sa akin, "Ate, may pinabibigay po ito sa'yo. Isang kwintas na mayroong ano ng mahal na ina." Sabi ko, "Wala ko anak pambayad." "Hindi po, meron po kasing babae dito nakatayo, nakasilip sa bintana, sa pintuan ng ano ng adoration. Parang inaantay kayong lumabas." Sabi ko, "Saan nagpunta yung babae?" "Doon po pumasok sa loob ng simbahan." So binigay niya, kinuha ko ang kwintas na binibigay ng bata, binigyan ko siya ng bariya, at sinundan ko, pumasok ako ng simbahan. Para akong tanga na naghahanap kung sino ba, dami-daming tao sa loob ng simbahan that time. Napatingin ako sa kanya sa daban. Parang ninitian niya ako. Sabi ko sa kanya, "Sa'yo to galing ano?" Sabi ko, "Salamat ha, ang ganda ng gift mo sa akin, birthday ko ngayon. Alam mo, hindi ko sinuot yung saleg ko. Itinali ko yung sa bewang ko. Dahil ang sakit ko nasa sikmura. Unti-unti, pinaramdam niya sa akin. Dahan-dahan, nawala ang sakit ng, nabawasan ang panalakit ng aking sikmura. Hanggang totally, nawala." Sabi ko, "Mama Mary, salamat. Salamat, salamat talaga." So mula noon, gumagawa talaga ako ng paraan. Kahit anong busy ko, aatin ako ng misa araw-araw. Kung hindi ko magawa sa umaga, gagawin ko yun sa gabi, sa hapon. Hindi kompleto ang araw ko kung hindi ako nakikipagkita sa kanya. Kinakausap ko siya na parang isang nanay na dumadaing ako sa kanya kung ano problema ko. Natulungan niya ako kasi alam ko, hindi niya ako pababayin kasi maliit pa ako. Bata pa ako na hindi ko siya kilala, tinulungan na nga niya ako. How much more na ngayon na magkakilala na kaming dalawa? Hindi pa rin ako tumigil doon. Umatin ako ng Biblia Rasal, umatin ako ng OLPGV, hanggang isang pari ang nag-offer sa akin na bakit hindi ako mag-join sa simbahan. May mga pwede naman akong pasukan ng mga para akong makapag-serve sa kanya. Hanggang napunta ako ng social service, una dun muna sa office, tulong-tulong pag-repack, pag-arrange ng mga gamot, and then hanggang nasama na ako sa COMSEC, sa Social Security. Doon na ako nag-start, naging active na ako. Every time na may mga activity sa simbahan, hindi pwedeng hindi ako a-attend, hindi pwedeng hindi ako mag-join. Lagi-lagi yan, kahit anong schedule ko, kinakancel ko, basta mayroong activity para sa kanya. Lalong-lalo ng First Saturday Devotion. Ang pilgrimage, na lalo na pag-araw ng Mayo, talagang yan ay binibigyan ko ng panahon na makasunod ako sa kanya. Kasi alam ko, hindi niya ako pababayaan kahit anong mayari sa buhay ko. Pero ang masaklap, almost a year lang ang isang matinding dagot sa buhay ko ang dumating. Nagkaroon kami ng COVID ng aking asawa. Severe. Na-hospital kami dalawa. Doon sa hospital, dapat didextros kami dalawa. Pero hindi ako pumayag na makapagdextros ako dahil walang mag-aalaga sa husband ko. Isang room kami, naalagaan ko siya. Hanggang siguro, kalooban na ng Diyos na kunin siya kahit anong gamot at gawin ng doktor, talaga na siguro na aalis siya. Namatay siya. Pero ni isang tanong, ni isang honey ho, hindi ako nagtanong sa Diyos, "Okay, Mama Mary, bakit?" Parang nangangapa ako. Nag-iisa ako. For almost 35 years, nakasakasama ko siya. Bigla ako nag-isa. Pero alam ko, hindi ako nag-iisa dahil andyan ang mahal na ina.
Kaya every time na kailangan ko siya, tatawagin ko lang siya, nararamdaman ko, kinukomfort niya ako, niyayakap niya ako, nararamdaman ko ang presence niya. Hindi ko masabi kung ano ang feeling ko every time na nandyan siya. Kasi para ang relation namin is a mother and daughter relationship na, sige anak, dito lang ako, tawagin mo lang ako, lalapitan agad kita. Yan ang aking nararamdaman sa kanya. Na-depress ako ng almost, inabot lang naman siguro, sandali lang, inabot lang ako ng mga 1 month. Hindi ako bumitiw. Walang oras na hindi ako nagdadasal ng rosaryo. Rosary ako ng rosary, kahit minsan nga, hindi na ako kumakain, basta makapag-rosaryo lang ako. Kasi pag nag-rosaryo ako, nararamdaman ko may kasama ako, kasama ko siya. Maski ang mga anak ko, hanggang ngayon, hindi kami nakatutulog o natutulog nang hindi kami nakakapag-rosaryo. Na-transfer ko to sa aking apo. 5 years old, siya ang taga-sabi sa amin na, let's go! It's time for our rosary! And then, dinidistribute niya sa amin yung aming kanya-kanyang rosaryo. Para siyang anghel na lagi sa amin nag-remind na oras na para sa rosaryo. Ang mahal na ina, kailanman, hindi ko tatalikuran. Anong mangyari sa buhay ko? Hindi ako bibitiw sa kanya. Dahil alam ko, siya lang ang ina na may malaki at mapangunawa ang pagmamahal na walang kapantay. Sa kanya ako kakapit na alam kong hindi niya ako bibitiwan kahit kailan. Muli, ako si Elsie Nunieza, deboto ng mahal na Birhen ng Antipolo. Ito ang aking kwentong Antipolo Pilgrimage. Ikaw, ano ang kwento mo?